Maying adlaw mga higala. For the third week today, tatalakayan namin ang sumbong ng tatlong babae laban kay Bienvenido Tejano, ambassador ng Pilipinas sa Papua New Guinea. Bago sila nagsumbong sa amin, nauna nang naghabla ang isa sa kanila sa City Prosecutor's Office ng Paranaque. After we took up their case in two episodes, lumabas naman ang desisyon ng nasabing opisina. Ang prosecutor sa ating judicial system ang nagdedesisyon kung itutuloy ang habla sa korte o i-dismiss. Ano kaya ang desisyon ng prosecutor ng Paranaque City? Yan ang pag-uusapan natin sa unang bahagi ng ating programa ngayon. Sa ikalawang bahagi, mga bata na naman ang biktima. Dalawa sa Cavite at isa sa Bulacan. Ang mapait na karanasan ng mga bata, pangahalay sa kamay ng kanilang mga kamag-anak. Sa totoo lang, hindi madaling pag-usapan ang paksang ito. Pero sa aming palagay, may aral na matututunan ang mga magulang at anak nila. So please bear with us. Tatapusin natin ang episode na ito on a lighter note. Tayo po ay nakatulong na mailigtas ang isang bata sa Rua de Ecija. Ang bata ay minamaltrato ng kanyang guardian. Dahil nasa mga bata ang ating atensyon sa episode na ito, narito po ang isang kaisipang inspirado ni Nelson Mandela. Gusto mong makilala ang isang lipunan? Alamin mo kung ang mga bata ay pinangangalagaan. Lang kami niloloko mag gusto mo nang maglagay. Kaya tayo hindi maasenso. Ano, matitignan ko pa. Ano ba na na-train niyo OFW sa Korea? Ako, sabi ko, this must stop. Alam naman namin, kita namin tsura mo eh. Pero bubla, hindi ko rin kilala ang nanay mo. Sir, ang kapitan at saka yung kagawad ng mga barangay, hindi pwedeng hindi alam ang nangyayari. Kinapi ka ba? Sumbong mo kay Tulfo. Para sa mga hindi nakapanood ng parts 1 and 2 ng sumbong na rape laban kay Ambassador Bienvenido Tejano, narito ang maigsing baliktanaw. Dumulog sa amin ang mag-inang Rose at Joanna para ireklamo si Ambassador Tejano. Wika nila, sila ay ni-rape ng Ambassador. Sasalaysay sa amin ang nanay, tawagin natin siyang Rose. 12 years old siya nang gahasain ni Tejano. Hindi pa ambassador si Tejano noon. Si Rose ay 56 years old na ngayon. Ayon sa batas, hindi na siya maaaring magsampa ng kaso sa korte. I cannot help but comment as a non-lawyer. Paano yan? Charged to experience na lang? Better luck next time? But I am digressing. Ang sumbong naman ng anak ni Rose, tawagin natin siyang Joanna. Siya ay hinalay ni Tejano when she was between 7 and 8 years old. 20 years old na siya ngayon. Ang ikatlong babae na nagsumbong sa amin ay si Nadia. She endured a nervous breakdown. According to her, siya ay 22 years old nang paulit-ulit na gahasain ni Tejano sa mismong ambassador's residence sa Papua New Guinea. Si Nadia ay kinuha ni Tejano bilang private staff niya sa Papua New Guinea. Pero hindi raw siya sinwelduhan minsan man. Mga kaibigan, here's something we are underscoring. Sina Rose, Joanna at Nadia ay kadugok ni Tejano. Uncle nina Rose at Nadia si Tejano at granduncle naman ni Joanna. As soon as I heard Rose speak about her experience, ipinakonta ko agad si Tejano sa Papua New Guinea.
Unfortunately, hindi kami makakontak sa ambassador. We tried some more. Wala pa rin. Nang umuwi ang ambassador sa Pilipinas, that's when we got to talk with him sa telepono. Sa aming pag-uusap, lahat ng akusasyon ng tatlong babae ay kanyang itinanggi. Hindi totoo ang mga yon, sabi niya. Sinungaling ang tatlong babae. Sabi pa ni Tijano, ginagamit ni Rose ang anak para gumanti sa kanya. Sina Rose at Nadia Diumano ay galit sa kanya. Why so? Nangihiraw sila ng pera at iba pang pabor. Hindi ko sila pinagbigyan sa kanilang mga hinihingi, sabi ng ambassador. May away rin daw sila sa lupa sa Samar. Anyway, back to the legal case. Sa tatlong nagsumbong, tanging si Joanna ang nakapagsampa ng habla dahil siya lamang ang eligible sa prescriptive period. 15 years pa lamang ang kaso niya. Pasok pa sa prescriptive period of 20 years for rape. Ang sexual assault kay Joanna ay nangyari sa Parañaque City, sa bahay ng pamilya ni Tijano. And now, here's the latest. Noon palang early July 2021, ang habla ni Joanna ay pinawalang bisa ng prosecutor's office ng Parañaque City. Walang sapat na ebidensya laban kay Bienvenido V. Tijano para ituloy ang kaso sa korte. Case dismissed. Sa madaling sabi, walang pananagutan sa batas si Tijano. Ang inaasahang hustisya ni Joanna and by extension ni na Rose at Nadia is not forthcoming. That is, kung ito na ang tuldok o conclusion ng sumbong ng tatlong babae. Kasama po namin ngayon si Attorney Art Amon para pag-usapan ng dismissal ng habla. Kapag may mga inapi na kailangan ng abogadong magaling at may puso, isa na rito si Attorney Amon na aming kinakalampag. Attorney, thank you for accepting our invitation. Anytime po, okay. Ang serbisyo ko ay open po sa ating program. Yes, kasama rin natin ngayon po yung mga attorney, yung dalawa nating complainant, itong magnanay na si tinago natin sa pangalan si Johan at saka si Rose. Actually, may isa pa, kaya na sa Amerika, si Nadia. Pero nakuha na naman natin siya ng reaction tungkol dito sa pangyayari sa kaso. Dinismiss yung habla ni Rose sa Parañaque Prosecutor's Office. Ano kaya naging dahilan? Dito sa paragraph 3, nakikita ko na kung ano po ang dahilan. Insufficiency of evidence o kulang ng ebidensya. Dahil binanggit natin na nalaman yung pagkamulistya mula si Chuhin Chahin, but there was failure to name the uncle or the auntie and it should have been executed an affidavit to that effect. Iyon ang kulang. Paano ma-remedyuhan niya? Pwede nating igawan ng affidavit kung sino yung nagpagsabi dito sa complainant na si ganon, si auntie, si uncle. Madali lang po yun, affidavit lang na yun para i-refile yung kaso. Dahil ito ay nasa level pa lang ng prosecutor, kung na-dismiss yan, hindi naman sinasabing without prejudice or double jeopardy, dagdagan lang po natin, itama natin kung ano yung kulang, idagdag natin, refile. Okay. Wala pong period yon, kung 15 days, yun yung motion for reconsideration. But refile as a new one, referring to this case, then walang lapse na 15 days. Kamusta na kayo mula nung ma-dismiss yung kaso? At ano yung naging reaction ninyo? Siyempre ho, disappointed kami. Kasi unang-una, nasa ang hustisya natin? Kung yung mga tao na lagi na lang silang nang mumulestya ng mga ano, ng mga musmos, ng mga walang kalaban-laban, pagdating pala sa ano eh, kung malakas sila, kung mapera sila, madali na lang silang pakinggan ng batas, ako naniniwala pa rin po ako sa justice system natin. Pero po, katulad kahapon, hinaras po kami eh. Inano po kami ng mga dalawa kong kapatid, yung si Manuel Tijano tsaka si Fieldman Tijano, dala nila yung barangay. Inaano nila kami, hinaras po nila kami. Kaya kami na-trauma yung anak ko, hanggang madaling araw, umiiyak po siya.
Pero dapat siguro ang dapat ito ay refile natin. Kaya hingi kami ng tulong sa ina isang pauling kaso sa prosecutor's office. There are so many cases na mga ganito. Kung sakali man na babalikan, ba't din karapatan naman ng bata na magreklamo? Kung babalikan ay karamihan dinidismiss din. Dinidismiss kung criminal o sa piskalya babagsak, dinidismiss yun. Hindi ibig sabihin na na-dismiss yung kaso laban sa kanya, ay pwede niyang babalikan niya. Mm-hmm. Okay. Para ano, walang pag-aalinlangan itong mag-ina, isampa natin yung kaso sa main office ng Department of Justice. Pwede ba yan? Pwede rin pong i-file either DOJ or doon sa Paranaque. Anong preference niyo, attorney? Ay prefer sa ano na lang ito, sa Paranaque. Kasi if you file it doon, bababa rin naman ang prosecution niyan doon din sa Paranaque. Ah, okay. Okay. Ang masabi ko lang dito, just give me the relevant documents dito or related documents. I can prepare or draft kung ano yung kailangan. Ano. And then, kailangan ko lang sino yung tsuhin-tsahin na po pwedeng igawan ko ng sinumpang salaysay or sworn affidavit. Kasi yun ang kulang eh. Gagawin natin ang paraan. Marami ng kaso sa atin si attorney na pinanalo. Well, ang aking pong servisyo ay open dito sa aking programa para mga tulong sa ating mga kababayan na nangailangan ng legal na servisyo. Sana po, harapin na na po yung abuser ko po, yung mga ginawa niya po sa amin. Sana po matigil na po. Magbabalik ang isumbong mo kay Tulfo.